we are back again guys sa Madla Loft TV. Today guys, itutur ko kayo dito sa loft natin. Tara! Ito nga pala yung breeding section natin. Mga binibreed natin para sa darating na south. Apat na pares lang sila dahil 8 singsing lang yung binili natin sa club natin. Ayan guys, bago natin sila pinagpares-pares, kinondisyon muna natin sila. Tapos na tayo mag-flashing at cleansing sa kanila para sa ganun malakas yung ilalabas nilang inakay. Bali yung ginagamit natin na itlogan nila guys, paso na may buhangin. Tested na natin to guys na mas maganda magpipisa dito kaysa dun sa ginagamit natin dati na dyaryo. Punta naman natin guys yung mga flyers natin. Ayan, medyo malayo yung breeder section natin dun sa flyer section natin. Nandito naman yung mga iba pang mga stock bird natin. Ito guys yung cock na stock bird natin, nilagay natin siya dito dahil ipapares natin siya dun sa bagong kuha natin na hen na mamaya ipapakita ko din sa inyo. Ito guys, in stock bird natin to dahil anak to nung foundation bird natin na Van den Broek at Van Bonde rin ni Jaime Lim. Bata pa to guys pero yan medyo kalakihan na yung ilong niya. Ang ring naman nito guys, nakapang summer siya na ring ng UFC. Bali siya yung pinakauna nating binread sa batch nila dahil nga siya yung i-stack natin na ibon. Medyo kalakihang ding kakto, maganda siya para ipares. Ayan, nilagay natin siya dyan para magsiga-siga muna siya dyan para mag-territorial siya dyan sa cage niya na yan. Para sa ganun, pagka binuksan natin yung harang sa gitna, madali sila magparisan at di sila mag-away. Kapag magkaparis na sila nang magkiwalay sila ng cage, saka natin sila pagsasamahin. Sa ganung paraan kasi guys, naiiwasan natin yung pag-aaway nila o pagbubugbugan. Ito naman yung hen na ipaparis natin sa kanya. Hen yan na galing kay Boss Melvin Magsino. Ito yung tinatawag dyan na Tagaytay Line. Ang ring nito guys, naka-south siya na 2018, yung last na south natin. Bali, medyo mas matanda siya ng konti dun sa kak na ipaparis natin sa kanya. Maganda rin yung eye sign niya pero okay lang yan, hindi naman tayo tumitingin sa eye sign. Nagbabase tayo sa performance ng ibon. Medyo naiilang pa siya dahil nga bago lang siya dito. Siguro mga ilang araw, relax na siya. Ito naman guys yung isa pa nating ibon, si Batik. Hiniwalay natin siya dahil nakikipag-away siya dun sa kabilang breeder slope natin. Medyo may kalakihan yung cock na to kaya madalas na nakikipag-away siya dun sa mga kasama niyang cock sa loft. Ito naman guys, si 88. Ayan, patuloy pa rin siya nagpapagaling. Ayan, dito sa section na to, usually nilalagay ko dito yung mga pinagpapares natin na mga ibon.
Ito naman guys, dito natin nilalagay yung mga young bird kapag binubuwing natin sila. Nilalagay natin yan sa ibabaw ng loaf. Ito naman guys, yung Jansen natin na galing sa bayo. At yun naman yung anak niya. Bali, nung pinagpares natin yung Vandenbroek saka yung Jansen, yan yung naging anak nila. Gagamitin natin yan para i-inbreed. Dito naman tayo ngayon sa flyer sloth natin. Elevated siya ng konti, dalawang section niya, hen saka cock na section. Ito naman yung trapdoor natin. Bali, meron siyang extra na sarahan na kapag inangat namin yan, pagka tumutok na dun sa trapdoor, mas madali na silang itulak ng stick. Ayan, kapag naitulak na natin yung ibon, ibababa na ulit natin. Kung mapapansin nyo, kulay blue yung kabilang section, na ibig sabihin yan, cock section yan. Yan, ito na nga yung cock section natin ng flyer sloth. Di naman siya ganong kalakihan. Yan naman yung trapdoor natin. Sakto lang din yung butas nila. Ito naman yung tarapal natin na pagka umuulan sa kagabi, ibinababa natin. Yung mga dapuan natin dito, kulay blue din. Ito naman yung ibon na lagi nating sinasali sa pooling. Bali, lima yung cock natin na nakakulong dito guys. Itong red bar naman natin, isasali natin to sa off color na category once na umabot siya sa derby. Kasali din siya sa patibayan natin dito sa lugar namin. Yung maliit naman na butas na to, ginagamit natin yan kapag may pumasok na hen dito sa cock section, i-shoot na lang natin dyan para di na tayo lilipat sa kabila. Dito naman sa hen section natin, na kulay pink yung mga dapuan nila. Yung trapdoor pink din, na ang ibig sabihin, dito yung mga hen natin. Ayan yung mga hen natin na ilalaban natin ngayong derby. Walo silang lahat dyan. At eto naman yung isa pang kasali natin sa patibayan dito sa lugar namin. Maliit lang siya na hen. Tingnan natin kung mapapadulo natin siya. Napakagandang ibon niya, mataba siya pero hindi siya mabigat. Diyan naman sila lumalabas pagka i-lolofly natin sila. Yan, bubuksan lang natin diyan sa taas para bumaba. So yan nga guys, yan yung flyer sloth natin, hindi naman siya ganong kalakihan. Iniagawa mo! Ito nga pala guys, si Warden, yan yung bantay natin dito sa loft natin. Siya yung tagakain ng mga nahuhulog na mais-mais dyan sa ilalim ng loft natin. Medyo matapang siya kaya mahirap siyang hulihin. Yan, kung napapansin nyo, nanunuka siya. Nangahabol din siya ng tao. Mabait naman siya, basta huwag nyo lang siyang guguluhin. Nani? Omae wa mou shinde iru. Siguro guys, nagtataka kayo kung bakit napapalibutan ng plastic na screen yung loft natin. Nilagay natin yan para hindi pumasok yung mga sawa. Nung nakaraang taon, ilang kalapate din yung nakain ng sawa na pumasok dyan, na sayang yung mga pangsawot natin. Kaya yan, ginawa na natin ang paraan para di na sila makapasok. Maganda rin yan para di makapasok yung mga maya na
palipad-lipad dyan sa paligid. So yun nga guys, salamat sa pagsama sa akin dito sa loft natin. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Like and share at huwag kalimutan mag-subscribe. Hit nyo rin yung bell button para lagi kayo updated sa mga videos natin. Maraming salamat guys. Ingat!